Pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar kami. Awit ng masaya, papuri sa harap ng altar kami lumalapit. Umaawit ng masaya, papuri. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Adbiyento, ipinakikilala sa atin ni Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbiyento ay binibigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaalala naman ngayon sa atin ang panahong iyon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simula ng paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas na ipakikilala pa lamang ngunit nasa piling na rin nila. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo, ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Inuutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga tambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ng Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya'y tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyayaring kasaysay'y parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya na may kami ngayoy, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhi na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasulukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa
na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ang mabuting balita ng Diyos ayon kay San Pablo. Magtayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Trasonite. Si Lasanias ang tetrarka sa Abilinya, si Anas at Caiphas naman ang pinakapunong saserdote noon. Noong panahong iyon, nasa ilang siwa na anak ni Zacarias, dumating sa kanyang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa mga magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-baku. At makikita ang lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Kagaya po ng ating nabanggit sa pasimula po ng ating banal na pagdiriwang para sa araw na ito, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na po sa panahon ng Adviento. At nung unang linggo sa panahon ng Adviento, tayo ay pinapaalalahanan sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. At ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Adviento, tila patuloy pa din tayong pinaghahanda. Pero kasama sa patuloy na paghahanda ay ang pagsasabing na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. At kung nalalapit na ang pagdating ng Panginoon,
ano ang pinapaalala po nito sa atin, mga kapatid? Sa atin pong unang pagbasa mula po sa aklat ng Propeta Baruk, napakinggan po natin ang kwento ng mga Israelita na sumuway sa kagustuhan ng Diyos. At dahil sa pagsuway po nila sa kagustuhan ng Diyos, sa paggawa po nila ng pagkakasala, sila po ay naipatapon sa Babylonia. Ito ay parang isang parusang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Pero tila may pahatig na mensahe si Propeta Baruk sa mga taga-Israelita. Ano ang mensaheng ipinagkaloob sa kanila ng Diyos? Na nalalapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, nalalapit na ang oras at pagkakataon na sila ay may babalik sa kanilang bayan dahil sila ay pagkakalooban ng pagpapatawad ng Diyos. At ano pong ipinapaintindi nito sa atin, mga kapatid? Na maraming pagkakataon sa buhay natin na nandoon yung pagkalimot natin sa Diyos. Nandoon, kagaya ng mga Israelita, nandoon yung mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala sa Diyos. Nandoon yung mga pagkakataon na tayo ay nakasasakit hindi lang sa Diyos, kundi tayo ay nakakasakit ng ating kapwa. Pero sa kabila ng napakadami nating pagkakamali, may pinapahiwatig sa atin mensahe ang Diyos sa araw na ito, na sa Kanyang pagbabalik, tayo ay ililigtas sa ating pagkakasala. Sa Kanyang pagdating, tayo'y pagkakalooban niya ng pagpapatawad. Sa Kanyang kapanganakan, tayo'y pagkakalooban niya ng pag-ibig. At yan ho ang mensahe sa atin ng panahon ng Adbyento. Paalala sa atin na sa napakadami nating pagkukulang at pagkakasala, patuloy pa rin namumutawi ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Marami man tayong oras at panahon na nakalimutan ng Diyos, pero gagawa at gagawa ang paraan ng Diyos upang tayo'y bumalik sa Kanyang piling. At siguro po, mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Kung nandiyan ang Kanyang pagmamahal at pagpapatawad, sana ngayong panahon ng Adbyento, maging panahon din ito ng ating pagmamahal sa ating kapwa at pagpapatawad sa kapwa. Dahil ang Panginoon hindi nagkulang magkaloob sa atin ng pag-asa, bagkos ang Kanyang patuloy na ipinagkakaloob, ang Kanyang walang hanggang pag-ibig at awa para sa atin. Kaya siguro, mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay po natin. Ano? Kasi minsan sa panahon na ito, na sa napakadami nating mga bagay na ginagawa, marami sa atin, no, abala sa pamimili ngayong Pasko. Abala na isipin kung anong gagawin sa Pasko, kung anong susuotin sa Pasko. Pero hindi ba magandang abalahin din ang ating sarili na tayo din ay magkaloob ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng ating pagpapatawad ng ating mga kasalanan at paghingi din ng tawad sa iba at pagbibigay din ng kapatawaran sa iba. Kaya, mga kapatid, kung ang unang linggo ng panahon ng Adbyento ay pagpapaalala sa atin ang pagdating ng Panginoon, ngayong kalawang linggo sa panahon ng Adbyento, pinapaalala na nalalapit na siya, at kung siya ay nalalapit, ibig sabihin, ang puso natin ay dapat mapuno ng pag-asang humingi ng tawad, magpatawad sa iba. Yun po yung una. Pangalawang bagay po na magandang tingnan, ano po ba ang nagbibigay kahulugan ngayong panahon ng Adbyento? Sabi po sa ating ebanghelyong napakinggan, mapapansin po natin na sa simula ng ating ebanghelyo,
tila may mga nabanggit na pangalan si San Lucas. At ano pong ibig sabihin ng mga pangalan na ito? Napakinggan po natin si Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, si Herodes, iba't ibang pangalan. Kasi marahil ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo na ito, yung naging kaganapan ng buhay ni San Juan Bautista. At ano po ang naging kaganapan ng buhay ni San Juan Bautista? Na ihanda ang daraanan ng Panginoon. At sa paghahanda sa daraanan ng Panginoon, ano yung kanyang panawagan sa atin? Magkaroon ng pagbabagong buhay upang tunay nating na matanggap ang Panginoon. Kung mapapansin po natin mga kapatid, bakit kaya sinimulan ni San Lucas sa napakadaming pangalan? Marahil ipinapaalala niya sa atin na ang buhay ni San Juan Bautista ay hindi lamang isang kwento, hindi lang isang gawa-gawang kwento, kundi ang naging buhay ni Juan Bautista ay tunay na napangyari at na nangyari sa mundong ito. At kung tunay na nangyari ang buhay ni Juan Bautista na ihanda ang daraanan ng Panginoon, panawagan din sa atin na ang Kapaskuhan ay hindi lamang isang kwento, kundi ang Kapaskuhan ay tunay na pangyayari. At kung ito'y tunay na pangyayari, dapat din may nangyayaring tunay na pagbabago sa puso natin. Huwag lang nating gawing kwento ang pagbabago. Huwag lang nating gawing panahon ang pagbabago. Ano pong ibig sabihin nun? May mga pagkakataon, magbabago ka lang kapag kaharap ang iba. Magpapakabait ka lang sa harapan ng ibang tao. Magpapakabait ka lang sa kwento ng iba. Pero sa tunay na pangyayari, ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Mga kapatid, ang pagbabagong ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa tulong ni Juan Bautista ay hindi lamang isang kwentong gawa-gawa. Bagkos ito'y kwento na tunay na nangyari. At kung ito'y tunay na nangyari, ibig sabihin ang bawat isa sa atin may kakayanan din magkaroon ng tunay na pagbabago sa puso. Kaya ngayong panahon ng Adbyento, huwag ka lang gumawa ng kwento. Huwag ka lang magpakitang tao. Huwag ka lang magpakabait sa harapan ng ibang tao. Bagkos ngayong panahon ng Adbyento ay panahon ng tunay na pagbabago sa iyong puso. Tunay na pagbabago sa iyong kalooban. Tunay na pagbabago sa iyong sarili. Dahil mga kapatid, ano po ba ang nagbibigay kahulugan sa Kapaskuhan? Hindi ang magagandang damit. Hindi ang mga malalaking bonuses. Hindi ang mga magagarbong regalo, kundi ang nagbibigay ng kahulugan ngayong Kapaskuhan ay ang pagkakaroon ng tunay na puwang sa puso ng bawat isa na tanggapin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung tunay ang mensahe sa atin ng mga pagbasa, nawa maging tunay din ang pagbabago sa ating mga puso. At kung may tunay na pagbabago sa ating mga puso, panawagan din sa atin na ang pagmamahal ng Diyos ay buhay. Ang awa ng Diyos ay para sa ating lahat at makakamit natin ito sa panahon na kung saan tunay na ipinaramdam sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kapanganakan ni Jesus. 2 linggo na lamang po
malapit na hong magpasko. Mabilis na po itong dalawang linggo na ito. Pero sana po gamitin natin ito upang maging tunay ang kwento ng Pasko. Ang kwento ng Pasko sa puso ng bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulang sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at sa hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Diyos, Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at ang aming Panginoon ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulungan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat, hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection sa darating na December 10, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Mas Mabuti ang Pagsunod Kaysa sa Paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector Parish Priest, Quiapo Church. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating parish, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at matapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.